Ang kahirapan may malaking epekto sa pag-aaral ng mga bata. Isa sa mga tinuturuan ni Jadeline ang kapitbahay niyang si Rodel, 13 taong gulang. Siya ang pinakamatanda sa klase. Hindi nakapag-enroll si Rodel sa school year na ito. Bakit natigil? Kasi po nagkasakit po yung tatay ko. Nalasin po ay inuwi po sa bayan ng mama ko. Ay inabot naman noon ng kakapusang kami. Ultimo nga daw po pambili ng gamot ay hindi sila makabili. Kaya ako hindi po ako nakain po. Anong dumaan sa isip mo nung sinabi ng magulang mo na hindi ka muna mag-enroll? Para din lang po ako nalungkot dahil lilipas po ang isang taon na hindi po ako nakapasok sa school. Bakit ba gusto mong pumasok sa school? Para matuto po ako at matulong ako sila pagdating ng araw. May nakatira. Kahit hindi enrolled ngayong taon, sinisikap pa rin ituloy ni Rodel ang kanyang pag-aaral. Ito yung mga libro mo. Patingin nga. Elementary Mathematics, Grade 1. English Expressways, Grade 1 din. Matapat na Pilipino, pang Grade 1 din to ah. Itong mga libro mong to, saan to galing? Yung pong nag-aaral pa po ako ng elementary. Itong English, dito ka medyo hirap sa English. Mabasahin nga natin. English, pang Grade 1. It is a new day. Okay. Anong sabihin nun? Pasok daw po sila yata na ngayong araw. Malapit na, parang bagong araw. It's a new day. It is a new day. Bagong araw ngayon. Mahirap talaga English, no? Mahirap pag English kapag di ka kasi nagpa-practice. Kapag wala kang kausap sa English, madali mo makakalimutan, eh, no? So, itong mga libro mo, sobrang mahalaga sa'yo nito. Opo. Pinakaiingatan. Paano pag malakas ang ulan, sa muli nalagay? Binabalot po namin ng mama ko sa plastic at itinatabi po namin ng mama.